May trabaho ka na ba? Magkano sahod mo? Bumukod ka na kaya? Yan ang kadalasan narinig natin kapag tumatanda na tayo. Kaya today, dadaanan natin itong mga katanungan na ito para pag tinanong kayo next time, alam niyo na ang sasagot ninyo. Hi, I'm Ping. And I am Avi. Madami ang gustong magkaroon ng sariling tirahan. Pero paano nga ba magsisimula? Para sa mga nag-iisip ng bumukod at magkaroon ng sariling tirahan, sa mga may balak na magpamilya, or sa mga gusto lang magsolo sa buhay, para sa inyo itong video na ito. So for today, pag-uusapan natin ang mga sumusunod. Bakit ba house and lot ang kinuha namin? Magkano ang down payment at yung monthly amortization? Ano ang dapat i-consider kapag kukuha ng bahay? Kung meron man kami hindi na isama sa mga topics na to, pwede kayo mag-comment sa video na ito para masagot namin para sa inyo. Pero tayo ba? Ano ba ang mindset natin nung ando na tayo sa sitwasyon na yun? Ako kasi nakaplano ako. So, ganito yung pagkakasunod-sunod. Una, gusto ko muna magkakotse. Pangalawa, kumuha ng hulugan na bahay at yung pangatlo, yung iba bahay. Baby! A few moments later. So lahat yun aligned naman sa income namin. Nakadepende na lang sa mga gustusin namin sa future. Pero ayun na nga, hindi pala siya ganun kadali. So kaya pag-uusapan natin lahat kung ano yung mga nasa listahan natin. For question number one, bakit nga ba house and lot ang kinuha namin? So meron tayong dalawang choices, no? Una, pwedeng house and lot. Pangalawa, pwedeng condominium. So marami naman dyan sa YouTube na pwede nyo tignan kung ano ba yung best na para sa inyo. Pero at the end of the day, tayo pa rin naman ang magde-decide kung ano ba ang swak para sa inyo, kung ano yung pipiliin. Kami, kaya house and lot ng kinuha namin kasi unang-una, gusto ni Abby magkaroon ng sariling garden. Yan. So pangalawa, yung feels ng house and lot, no? So yung darating ka sa subdivision nyo, tapos papart ka sa tapat ng bahay mo, so yun yung hinahabol ko sa isang bahay. Pangatlo is, syempre, pwede kang mag-renovate, pwede kang mag-extend, maglagay ng terrace. Ito yung mga hindi mo makukuha sa isang condominium. And then, additional na lang siguro is para dun sa mga dogs namin. Yung tinutuluyan kasi namin ngayon is, okay, wala kang makikita ang labas. So, para din kay Maggie, din kay Loki. So, para naman masikatan din sila ng araw. Dito kasi kami saradong-sarado. So, paglabas mo ng bahay sa garahe mo, as in close na gate siya, no? So, mas maganda kung merong makikita yung dogs mo na tanawin kahit konti. So, suggestion namin sa inyo is alamin nyo muna kung ano yung priorities niya. So, sa amin, ayun yung na-share namin sa inyo yung priorities namin. Pero kayo, ano ba ang gusto nyo? Yung iba, gusto ng condominium kasi gusto nila yung may elevator, yung mataas, tapos pagbaba mo, sosyalin, may lobby, gano'n, no? So, depende sa type ng tao kung anong klase kayo. Anong klase kayong tao? Pero kami, ayun, simple lang naman ang gusto namin. Garden, may parking, tapos ayun, para sa dogs din namin. So, kayo ba? Ano ba ang trip nyo? So, let us know in the comment section down below para mapag-usapan natin ito. Okay, for question number two, magkano ang down payment at monthly amortization? Para sa down payment natin, usually ito ay 20% ng total contract price. So, sa unit namin, yung single home 60 ni Amaya, ang contract price natin dito ay 2.7 million. By the way guys, 2.7 million, wala pa yung other expenses na tinatawag. So sa amin, meron nakalagay doon sa sample computation natin na 300,000. So ayun. And also, kaya Amaya yung pinili namin. Isang factor dito is, instead na 20%, ang binigay sa atin is 10% na lang. 10% which is payable in 30 months. So, napakaluwag na, no? Siguro ang reason nila is dahil pre-selling pa lang siya or nung time na kumuha kami is pandemic time pa siya. So, yung mga nakakuha ng bahay during pandemic or yung mga nakapag-down payment, ganyan, sobrang swerte nyo kasi ang mahal na ng lupa ngayon, real estate, yung mga pabahay, ganyan. So, sa ngayon, parang magkano na ba ang presyo ngayon? Nasa parang nasa 5 million na siya. So, from 2.7, nag-up na siya ng 5 million. So, sa amin, ang down payment is 10% lang, which is payable in 30 months. So, sa iba kasi, nung nagtanong tayo nun, no, ang terms nila is yung iba 20%, yung iba 15%, yung iba 10% din naman. Pero, nagkatalo siya sa terms of payment, which is, yung iba payable in 12 months lang,
yung iba 18-24 ganun. So napakamahal siya kung kung hahatiin mo yung 10% na down payment. So sa amin parang nagre-range lang siya ng around mga 10,000 lang naman siya. Monthly. For 30 months. Which is medyo maluwag siya para sa akin. So yun ang down payment. Yung pangalawa naman na tanong is yung monthly amortization. Dito sa bahay namin, approved kami ni DPI for 20 years. So 20 years to pay yung unit namin. Yun ang maximum yata nila. No? Siguro yun yung binibigay nilang terms of payment para sa mga maliliit na sahod. Para sa maliliit na sahod. Bali, karamihan nagtatanong sa amin, no? Magkano ba yung binabayaran yung monthly? So, around 21,000 ang binabayaran namin monthly para sa BPI. By the way, yung 21,000 monthly, ito ay payable in 3 years. So, bakit 3 years? Sabi kasi sa amin ni BPI, 3 years lang siya, no? Yung 21,000 na yun. And then, yung remaining na 17 years, possible na bumaba yung babayaran. Pero sabi, possible din daw tumaas. Pero tingin ko naman, bababa siya, no? Pero kasi, grabe naman kung tataas ka 21,000 yung binabayaran mo monthly. Okay, parang imposible naman na for another 17 years, tataas pa yung amortization. So, baka million-million na maano. Sobra-sobra. Baka sobra-sobra na yung maibayad mo kay BPI. BPI. So, kumpitin natin, assuming na wala pang interest, no? Kung ang loan namin kay BPI is 2.7 million, then magbabayad ka ng 21,000 for 3 years. So 3 years is equivalent to 36 months. Ang total nun is nasa 756. Yeah, mental math. Then dun sa 756 natin, ibabawas natin yung initial loan na 2.7 na TCP natin. So ang matitira ay 1,944,000. And then yung 1,944,000, i-divide natin to sa 17 years, which is equivalent to 114,352 point something. So ang labo naman kung tataas pa yan sa 21k monthly. But wait, there's more. So wala pang interest yun. Kung lalagyan natin ng interest yan, pagpalagay na lang natin na meron tayong babayaran na not more than 15,000 monthly. So hintayin nyo yung magiging actual amount namin after 3 years para malaman nyo kung magkano talaga yung binabayaran. A few inches later. So to summarize, down payment namin is around 10% lang ng total contract price, which is payable in 30 months. Then before matapos yung down payment, dapat naghahanap ka na ng approver bank mo. Sa case namin at BPI, which is 20 years to pay. So monthly amortization is 21,000 monthly for 3 years. Then yung remaining amount natin for the rest ng 17 years is to be discussed sa future videos natin. So tanong nyo, paano ma-approve sa Amaya at sa bank kapag gusto nyo nang kumuha ng bahay? Ang sagot dyan ay, abangan nyo sa next na video na. Kaya dapat nakapag-like ka na sa video na to, na-click nyo na rin yung subscribe and yung notification bell para ikaw yung una makakita kapag meron kaming bagong video upload. 1 hour later. For question number 3, ano ang dapat consider kapag kukuha na ng bahay? First thing to consider is yung salary. So for example, same tayo ng unit. Same tayo ng down payment and same tayo ng monthly amortization. From there, malalaman nyo na kung kaya ba ng monthly na salary nyo yung mga expenses na yon. Pangalawa is yung daily expenses naman. Bali, convert natin yung food at yung transport expenses natin. So sa case namin, pagpalagay natin na meron tayong 150 so per head, no? So dalawa kami, 300 na siya per day. Tapos yung transport namin is around 4,000 yung gasoline namin. So ayun. Kung kukumpit natin 300 times 30 days in 1 month, so meron tayong 9,000 monthly. Tapos, plus yung transportation expense natin na 4,000. So, yung iba dyan, kung yung work nyo is nasa bahay lang, work from home kayo, ang masabi namin dyan ay sana all. Sana all work from home. Then, let's assume yung electricity nyo is around 3,000 monthly. Tapos meron kayong water na nasa 500 per month. And then kung meron kayong internet na bill, which is pagpalagay natin nasa 2,000 lang siya monthly. Tapos maglagay tayo ng 5,000 na miscellaneous, pwedeng ito yung pang-grocery mo. Pwedeng kung may bisyo ka, or pwedeng ito yung mobile allowance mo, pang-gym, or kung ano pa man yung iba mong pinagkakagastasan. And lastly, add natin yung 21,000 monthly plus yung homeowners association fee, which is yung HOA. So sa case namin, meron tayong around 1,300. So kung ito total natin yun, meron tayong tumataginting na 45,800 a month.
So yung 45,800 na yon monthly, hindi pa kasama dito yung mga existing na loans mo, no? So kung meron kang SSS na loans, pag-ibig, ayan, kung meron kang personal loans, automobile na loans, kung nag-loan ka ng kotse, or mamaya nag-loan sila ng bus. So kasama yun, no? Hindi pa natin sinama dun sa computation natin. So guys, disclaimer lang, no? Yung computation na to, sample lang siya. So nasa sa inyo, kung magkocompute kayo ng sarili nyo, makikita nyo naman kung magkano ba yung magagastos ninyo. So dito sa computation namin, marami pang considerations na hindi namin naisama, no? So it's up to you kung paano kayo maglalagay ng expenses nyo at yung income ninyo. Mukhang na-cover naman natin lahat ng mga dapat nating pag-usapan sa video na to. So medyo marami na rin tayo nakakwentuhan sa comment section dun sa previous video natin. At nagpapasalamat kami sa inyong lahat sa panonood. So kung meron pa man kayong gustong maitanong at malaman, feel free to comment down below para masagot namin yung mga questions nyo at matulungan namin kayo sa future decisions nyo. Then itong video na to is para masagot yung mga questions sa comments natin at particularly sa kaibigan ko si Brother Boris. Ayan, so brother, nasagot ko na yung question mo dito sa video na to, hopefully makatulong sa inyo. Para sa mga gusto mag-avail ng property kay Amaya, either condo or house and lot, feel free to contact si Brother Carl. So friend ko siya na nag-assist sa akin dito sa property ko sa Amaya. And lastly, para dun sa mga nagre-request ng process from bank approval to turnover, siguro pwede natin itong gawan ng short video lang, no? Para masagot lang yung mga questions ninyo. At alam nyo ba guys, kapag pala clinic yung notification bell dyan, kayo yung unang-una makakalam or ma-alert kayo kapag meron tayong bagong video upload. So, sana yung mga nagtatanong dyan is na-click nyo na yung notification bell kasi ang hirap naman kung gumawa kami ng video tapos hindi nyo mapapanood, no? So, again, click like, subscribe, and yung notification bell para lagi kayong updated sa mga uploads namin. So, aside sa mga video request, ang original na naka-lineup sa atin is yung pagbili natin ng mga gamit. So, pag-decorate ng living room, ng kitchen, ng bedroom, ng CR, at kung ano pang room. Yes. So, gusto namin, kasama pa rin namin kayo sa next videos namin. So, bring your own friend para mas marami, mas masaya. At dahil dyan, dito na magtatapos ang aming video. See you on the next video. Hi! Si Mali na saan?